quite good. Can you tell us about yourself and about your family? I've been married since 1989, and I married a Japanese, and we have 4 kids. Ngayon, ako ang coordinator ng El Shaddai Japan. At naglilingkod, no? This is more on spiritual. Actually, alam nyo na yan ang El Shaddai sa Pilipinas. Ang ating servant leader ay si Brother Mike Zivilarde. At bakit ako nandito sa gawain na ito? Sapagkat naranasan ko ang kabutihan ng Diyos. During my first marriage, nagkaroon ako ng sakit. Oo, and cancer. And I'm dying. So, ayun, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ko ang Diyos. Through Brother Mike. In a certain phone call, he prayed and naniwala ako. Ayun. At ayun na ang naging ko sa Panginoon. Kung ako'y yung pagagalingin, paglilingkuran kita at ipapakilala kita sa Japan na ikaw ang Diyos na manggagamot, tunay. No? At lahat, basta umikot ng buhay ko at natanggap naman ng aking pamilya yung pinili ko dahil nakita rin nila how God works in my life. Kaya ayun, parang sabi niya, hindi na nila ako pag-aari, kundi pag-aari ng Diyos. So lahat, kung anong mga kababayan natin, kung anong pwede ko maitulong, nandun doon ako. Ayun. You're also the leader of the Filipino Sisters Group. Ano po ba itong grupo na ito at kailan niyo po ba ito na-establish? Actually, mag-10 years na yata kami this year. 10 years? Wow, hindi lang yata. And ito ang mga organisasyon ito, no? Na nagkaroon kami ng pagkakaisa na ang mga organization ay magkaroon kami ng isang layunin, no? Na makatulong sa mga distressed Filipinos here in Japan. At ayun po ang nangyari at makatulong sa mga Pilipino na nandito sa Japan. At kami ang, actually kami yung extension hand ng Philippine Embassy. And the Philippine Embassy is our advisor and secretariat. Yun. Kaya yun po ang ginagawa ng Philippine Assistance Group. Makatulong sa ating mga kapwa Pilipino na kapos dito sa Japan. Ma'am, ito pong PAG ay Umbrella Organization. Umbrella Organization. So, ano po ba yung iba pang mga groups? If you can mention siguro sa iba-ibang areas po ba yung focus? Like, meron po bang mga grupo na ang focus ay yung cultural? Iba-iba. Kasi katulad sa amin is, ang aming organization ay more on spiritual. Yung iba naman, may mga cultural, ano sila, yan. Iba-ibang mga mission and vision ng mga organization. But sa PAG, iisa lang ang mission namin is to alleviate distressed Filipinos. So, yun. Although yung iba-ibang organization, iba-iba po ang mga mission and vision. Okay. Ano po ba usually yung concerns ng mga kababayan po natin dito sa Japan? And how do you extend your assistance po sa kanila? Actually, noong araw, ano, kasi marami rito ang mga undocumented. So, siyempre limited yung kanilang mga pupuntahan, like pupunta kayo sa hospital and then pag yun nandoon kami doon, naroon kami ang pag nagkakaroon sila ng trouble is dadali namin sila una-una sa ating embahada.
And very helpful naman ang ating imbahada. Ayun ang mga nagagawa sa pumupunta sa mga immigration kasi katulad ng mga nakukulong, mga nagkakasakit. Yeah. Ayun, nakakapunta tayo doon. And then, very helpful naman ang ating imbahada. Ma'am, do you have any plans pa for your Actually, it's not really my plans. Actually, bumubuo kami ng mayroon kaming executive what do you call this? May council kami, yeah, may board kami. So, kung meron kaming mga project, pag usap-usapan namin. Kasi pag is more on fundraising, para yun ang in-extend namin ng help. Like sa mga ATM, kung may inaano doon, umaano kami doon. And katulad yung mga fundraising namin ay yung meron kaming mga tickets, no? And then there's dancing, mga ganon. Nag-tutour. Ayun, with tickets. Doon ang mga fundraising namin. And hopefully yung may simbang gabi kami, no, para makatulong sa mga nangailangan. And minsan nakakapag-extend din kami ng help papuntang Pilipinas kung kinakailangan. Ayun. Our president will be coming over for a visit. Yeah. Isa po sa mga highlights ng pagbisita niya is his meeting with the Filipino community in Japan. What is your reaction po on this? Oh, it's an honor and privilege, di ba? Na maano kami, na mabisita. Actually, marami talaga naghihintay sa ating maputing presidente. And everybody's overwhelmed. Overwhelmed talaga mga tao. Oh. So how do you describe the Filipino support of the president during the campaign period? Ah, grabe nga yung kulang nakita na ganun ka tindi ang kanilang suporta, no? Grabe. Iba talaga. Kaya minsan nung hindi tutuloy, siyempre maraming nalulungkot, tawagan, more on communications kami. But we prayed, no? Na, Lord, ahipuin niyo po ang aming presidente, ganon. And until now, we're still praying for him. Kailangan yeah. Lastly po, do you have any message for the president? Kagalang-galang na presidente, nais po namin na una sa lahat, bigyan kayo ng Panginoon ng lubos na kalakasan at magampanan niyo pa po ang inyong magampanin sa ikagaganda ng buong Pilipinas at maluwalhati ang ating Diyos Ama. Marami pong salamat sa pagmamahal mo sa bayan. Ikaw lang yon. Kaya mahal na mahal ka po namin. Hindi po kami bibitaw sa Panginoon para sa iyo. Nandito po kami para suportahan po kayo. Marami pong salamat. God bless you always.